Ipinanganak at lumaki si Vincent sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Davao del Norte. Isang 16 na taong gulang na binatilyo na hindi inaakala na sa isang iglap ay magbabago ang kanyang buhay at siya ang magiging tagapangalaga ng isang makapangyarihang mutya na may kasama pang tikbalang na gabay. "Mahal, aalis na ako." Napalingon si Vincent sa kanyang ama nang marinig ang paalam na iyon para sa kanyang ina. Marahil, papasok na ito sa trabaho. Isang kargador ang kanyang ama sa isang malaking tindahan sa palengke. Sa edad nitong 50, batak na batak pa din ang katawan nito sa trabaho. Sa katunayan, tila ba hindi man lang nagbago ang lakas na taglay ng mga braso nito. Kaya naman, madalas na biruin ang nanay niya ng mga kumari nito na may asim pa raw ang tatay Lando niya. Napangiti si Vincent nang makita niyang hinalikan ni tatay Lando ang kanyang inay sa pisngi. Marahil, lumipas man ang mahabang panahon, may mga bagay pa rin na hindi lubos ang nagbabago sa pagkatao ng kanyang ama. Maliban pa sa personalidad nito, iyon ay ang ugali at pakikisama sa kanila, ang pagiging malambing at mapagmahal. "Umuwi ka ng maaga, mahal, ha? Baka naman makipag-inuman ka na naman yan sa mga kaibigan mo na nariyan lang sa kabilang kanto." Huwi ka pa ng nanay ni Vincent. Natawa naman ang kanyang ama. "Mahal naman, magtiwala ka lang. Kung iinuman ako, ay hindi naman yung grabe. Tatagay lang ako kaunti, tapos uuwi na rin." Huwi ka nito, kaya kinurot siya ng misis sa tagiliran. Natawa naman si Vincent sa inaasta ng kanyang mga magulang. Tila sila mga teenager na naglalambingan. Sa bagay, ito naman talaga ang isa sa mga katangiang kinaiinggitan ng mga kakilala nila sa kanilang baryo. Bukod pa roon, may iba pang lihim ang kanyang ama na lingid sa kaalaman ng nakararami. Hindi alam ng mga ito na ang kanyang tatay ay isa ring antingero. Bata pa lang daw ang kanyang tatay Lando nang makuha nito ang mutya na nagmula sa saging na tindog. Nagsimula lamang ito sa hamunan ng kanyang mga kaibigan na kaagad niyang tinutuo dahil matagal na din itong gustong magkaroon ng ganoon. Nang makuha nga niya ang mutyang minimithi, maraming pagbabago ang nangyari sa kanyang buhay. Isa ito sa nagbibigay ng inspirasyon sa binatilyong si Vincent para gayahin ang kanyang ama na makahanap din ng sarili niyang agimat para magkaroon ng hindi matatawarang lakas at bilis sa pagkilos. "Oh, anak, tulala ka na naman dyan." Untag sa kanya ni Aling Rina matapos siyang maabutang nakatanga sa labas ng bintana. Hindi na niya tanaw ang kanyang ama. Marahil, nakapara ito kaagad ng tricycle, kaya mabilis na nawala sa kanyang paningin. "Nako, wala po, Nay. Tinitignan ko lang si tatay." Aniya na ikinangiti ni Aling Rina. Inabot sa kanya ang bilaong may kakanin at balti na may takip. Naroon ang mainit-init pang biko na kailangan niya ng ibenta. "Ilako mo na ito, anak, habang mainit pa. May mga suki akong tinatanong kung kailan daw ako magluluto ng biko eh. May listahan ako sa ilalim ng bilao. Puntahan mo lang ang mga bahay ng taong nariyan at bibili daw sila." Huwi ka pa nito, saka pinunasan ang namumuong pawis sa noo. Tumango kaagad si Vincent. "Sige po, Nay, aalis na ako." Huwi ka niya naman, kaya kumaway na rin si Aling Rina. Dati naman ay ang mismong ginang ang siyang naglalako ng mga kakanin. Kaso lang, kapapanganak pa lang nito. Hindi pa siya pwedeng magbuhat ng mabigat at maglakad ng matagal sa init ng araw. Maliban pa roon, wala namang magbabantay sa bunso nito na sanggol pa lamang. Malayo ang agwat ng edad ni Vincent sa kanyang kapatid. 16 anyos na siya
samantalang ang kanyang kapatid naman ay 5 buwang gulang pa lamang. Kwento ng tatay niya, naging maselan ang pagbubuntis ng kanyang inay dahil palagi silang dinadalaw ng aswang na mga gabunan sa kanilang lugar. Kaya madalas itong makunan. Halos mahirapan pa nga ang kanyang nanay sa panganganak dahil sa hindi matigil na pagpapaikot-ikot ng mga aswang sa kanilang bahay. Mabuti nga at nagawang maitaboy ni Mang Lando ang mga iyon. Kaya kahit nahirapan, ay ligtas namang nailuwal ni Aling Rina ang bunso nitong anak. Mabuti rin at naroon sa kanila uli si Vincent. Kinuha kasi ito ng kanyang lola Tina na taga Davao City upang maging kasama sa bahay. Hindi nag-aral lang high school si Vincent. Pagtawanan na siya ng kung sino man ang may gusto. Pero wala talaga sa puso niya ang humawak ng lapis at papel. Kaya tinapos niya lang ang grade 6 at hindi na muli pang tumungtong ng paaralan. Mas gusto na niyang magtrabaho at magkapera. Sa ganitong paraan, nakakatulong siya sa kanyang mga magulang. Kaso lang, sa edad niya at nipis ng pangangatawan, kaya wala pang may nais na tumanggap sa kanya bilang trabahador. Ito ang dahilan kung bakit ang lola Tina lamang niya ang kumuha sa kanya bilang kasama sa bahay at tagapagpakain ng mga alagang hayo. Pinapasweldo rin siya nito mula sa perang ipinapadala ng kanyang tiyahin na nasa abroad. Nagkakapera na din sila kahit papaano dahil hinahati niya ang binibigay ng tiyahin para sa personal na pangangailangan at mga gastusin nila ng mga magulang niya. Ngayong nasa kanila na siya uli, nangihinayang man sa pasweldo ng sariling tiyahin ay hindi naman niya magawang hayaan o pabayaan ang ama at ina. Lalo na at buntis nga ang kanyang ina at madalas pang dinadalaw ng mga aswang. Sa kanyang paglalako ay una niyang tinungo ang kabilang kanto. Hindi naman matatawag na squatters area ang kanilang lugar, pero magkakalapit lang ang mga kapitbahay. Nasa mapunong lugar sila at sariwa din ang hangin. Kahit papaano, hindi na sila matatawag na ignorante sa mga bagay-bagay. Dahil isang sakay lang din ang papunta sa bayan, kung saan babiyahe sila ng halos 30 minutos. Kakanin! Kakanin po! Bili na kayo! Sigaw niya pa sa kalsada. Isang balingkinitan at magandang babae ang lumapit sa kanya at magiliw siyang tinitigan. Ang sipag mo naman, Vincent. Kumento nito sabay abot ng 50 pesos na perang papel. Pabili ako, Vincent. Iubos mo na yung 50 pesos para sa biko. Paborito ko yan eh. Wika nito sa kanya na labis niyang ikinatuwa. Kilala ni Vincent ang babae. Siya si Susie, isang call center agent na kapitbahay nila. Panggabi ang duty ng dalaga, kaya napagkikita niya ito sa umaga. Dali-dali niyang pinagbalot ng biko ang babae. Maraming salamat po sa pagbili, Ate Susie. Sa uulitin po ha. Aniya na ikinangiti naman ang dilag. Kinawayan siya nito at muli nang naglakad. Nakatatlong bahay pa siya bago lumiko sa kabila namang kanto. Salamat at napagbentahan niya naman ang mga nakipagkontrata sa kanyang nanay, kaya medyo paubos na din ang kanyang paninda. Mabilis lumipas ang maghapon. Hindi naman problema kay Vincent ang kanyang pananghalian, dahil bukod sa may sarili siyang baon, ay hinahiyaan din siya ng kanyang ina na kumain ang sarili nilang paninda. Minsan pa nga ay si Aling Rina pa ang nagtutulak sa kanya na bumili ng pagkain sa madaraan ng karinderya. Binibilhan na lamang niya ang ama at ina ng ulam para naman sa hapunan at may munti din silang mapagsalusaluhan. Habang naglalakad ay nakasalubong niya ang isang matandang babae na may dala namang basket. Kilala niya din ito si Aling Mona. Kinakatakutan naman ang matanda sa kanilang lugar. Paano'y pinag-uusap ang aswang si Aling Mona at hindi pwedeng lapitan ng kahit sino.
May kakayahan siyang manghipnotismo ng biktima at isagawa ang mga bagay-bagay na gusto niya. Kaya naman, bago pa makatingin sa kanya ang ginang, siya na ang naunang lumihis ng tingin. Wala naman siyang balak na magpabiktima rito, lalo na't aswang nga raw ang matanda. Sinundan siya nito ng tingin sabay ngisi ng nakakarimarim. Nang makalagpa siya sa matanda, nagtaka si Vincent nang may mapansin siyang kumosyon sa di kalayuan. Hindi niya alam kung ano ang meron, pero malakas ang pakiramdam niyang sangkot ang kanyang ama sa kaguluhang iyon. Kilala niya ang damit ng isa sa dalawang lalaki na nagsasagupaan sa gitna ng kalsada. Dali-dali siyang tumakbo at binalak itong tawagin. Tay! Tatay! Sigaw niya at nagimbal nang makalapit. Sakto namang lumingon sa kanyang kinaroroonan ang ama nang makitang umangat ang kamay ng kalaban nito. Base sa nakikita niya galaw nito, nakainom ang kanyang ama. Ang masaklap pa, mukhang naparami nga ito ng inom. Akala mo siguro hindi kita kaya labanan ano? Pwes, hindi ka na makabangon ngayon! Sigaw ng kaengkwentro nito na si Robert, isang binatang anak ni Aling Mona. Katulad niya ay kilala ding aswang sa kanilang lugar. Gulat na gulat si Vincent nang makita niyang walang kahirap-hirap na naibaon ng aswang ang mahaba nitong kuko sa kamay sa tiyan ng kanyang ama at tumagos pa nga sa likuran nito. Tirik ang mga matang bumagsak ni Mang Lando sa lupa. Itay! Sigaw niya at kaagad dinaluhan ang kanyang ama. Duguan ang lalaki ng lapitan niya. Kaya natataranta niyang pilit binabangon ang ulo nito. Anak! Itay! Ano pong nangyari? Bakit ka bumagsak? Hindi mo po ba gamit ang hawak mo mutya? Sunod-sunod niyang tanong, pero naubo lamang ang kanyang ama. Hindi ko inaasahan, anak, na mauunahan niya ako. Ang mutya ay may mga ipinagbabawal din. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay magagamit ko ang kakayahan nito. Minsan, kapag may nagawa kong bagay na bawal, nawawala din ang epekto ng mutya. Nang hihinang wika ng kanyang ama na si Mang Lando, maiyak-iyak sa labis na pagkataranta si Vincent ni hindi niya malaman kung ano ba ang kanyang gagawin. Imbis na tumulong, nginisihan lamang sila ng kaaway ni Mang Lando. Ano ka ngayon? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi ka naman nanalo sa akin. Laos na ang pagiging antingero mo, Lando! Kutya pa sa kanya ng anak ni Aling Mona. Nangalit ang mga bagang ni Mang Lando, pero wala naman siyang magagawa. Natalo na siya ng mga aswang at natatakot siya sa kung anuman ang maaring sapitin ng anak niyang si Vincent. Kailangan niya ng magdesisyon ng mabilis. Hindi basta-basta mga aswang ang nakasagupa niya. Ang mga ito ay aswang na gabunan, isang buong pamilya pa. Sa isang iglap, pumikit si Mang Lando at nagkonsentre. Hinayaan niyang ilabas ang puwersang nanggagaling sa kanyang kaibuturan hanggang sa may lumutang na kung anong bagay mula sa kanyang bibig. Isang kulay puting bato ang kanyang iniluwa at ibinigay ito sa kanyang anak. Tay, ano po yan? Tanggapin mo ito, anak. Sa parang ito man lang ay magawa ka ng ipagtanggol sa mga aswang na iyan. Susupilin mo sila. Huwag mong hayaang gumawa pa sila ng kasamaan. Alam kong matatalo mo sila. Tandaan mo, anak. Mahal na mahal ko kayo, ang kapatid mo at iyong inay. Wika pa ni Mang Lando, saka na lumaylay ang liig at nawala na ng hininga. Itay! Isang malakas na palahaw ang pinakawalan ni Vincent. Sobrang sakit ng kanyang nararamdaman, kung saan mismong mga mata niya ang nakasaksi sa pagpanaw ng kanyang ama. Ano bata? May tapang ka rin bang natitira sa katawan mo? Sigaw pa ng aswang, lumuluhang tinignan ni Vincent ang mahiwagang bato at kaagad niya itong sinubo.
hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Mabilis niya itong nilunok. Kaso lang, dahil hindi naman siya handa sa kung anuman ang sunod na hakbang ng aswang, kaya nagulat na lamang siya sa biglaan itong pag-atake. Siya naman ang sinugod ng aswang, kaya siya nakalmot sa kanyang likuran. Ah! Aray! Daing niya matapos maramdaman ang hapdi sa kanyang balat. Mamamatay ka na ngayon, bata! Angil lang aswang, kaya hindi na nag-aksay ng panahon si Vincent at agad siyang tumayo. Ginamit niya ang natitira niyang lakas para makatakbo. Isang malakas na alakak naman ang pinakawala ng mag-inang aswang, na kanina lang ay si Mang Lando ang pinagdidiskitahan. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Hinahabol ako ng mga aswang! Sigaw niya, ngunit tila pinagkaisahan siya ng pagkakataon. Wala namang kahit sino sa paligid, kaya walang makatulong sa kanya. Duguan si Vincent, hirap na din siya sa paglalakad. Ngunit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Mangiyak-ngiyak na sinubukan niyang sumampa sa kahoy na nasa malapit sa kanya. Pero sa kamalas-malasan, naabutan pa rin siya ng dalawang aswang. Nanginginig sa labis na sintak si Vincent. Hindi niya magawang lumaban dahil alam niyang wala siyang sapat na kaalaman para makipaglaban. Tuloy, hindi niya magawang depensahan ang kanyang sarili nang maramdaman ang pagbaon ng matutulis na mga kuko ng mga aswang sa kanyang katawan. Tanda na wala siyang magagawa kundi ang magpatianod na lamang. Hindi na namalayan ni Vincent kung gaano katagal siyang nawala ng malay. Ang alam niya lang, nagising siyang puno ng benda sa kanyang buong katawan. Halos hindi na nga siya makagalaw sa labis na kirot na kanyang nadarama. Bumungad sa kanyang harapan ang kaibigan ng kanyang ina. Naaawa itong napatingin sa kanya. Mabuti naman at nagising ka na. Heto iho, pinagdalhan kita ng mga gamit. Wika nito na ipinagtaka niya. Ano pong nangyari? Nanghihinang tanong ng binata. Ang kanyang pagtataka ay napalitan ng matinding pagluluksa. Matapos malaman na pumanaw ang kanyang ama sa engkwentro nito sa pagitan ng mga aswang nagabunan. Malungkot na pinahayag ng kanyang inay na nakatanggap na lamang ito ng masaklap na balita kinagabihan matapos silang hindi makauwi ng bahay. Natagpuan na lang silang magkatabi ng kanyang ama sa isang madilim na kalsada sa may kakahuyan. Kaya gayon na lang ang pag-uunahan ng mga tanod na mareskyo silang dalawa. Dead on the spot ang kanyang ama. Samantalang si Vincent naman ay may hininga pa, kaya siya nagawang isugod sa ospital. Hindi ko alam na ang sandaling iyon na pala ang huling pag-uusap namin ng aking ama. Hindi ko kailanman inisip na mamamatay siya sa kamay ng mga hayop na aswang na yun. Malungkot niyang saad habang nakatunghay sa kabaong ng kanyang namayapang ama. Kinailangan niyang magpahinga pa ayon sa doktor. Pero hindi siya nagpapigil nang sabihin niyang gusto niya itong makita sa huling sandali. Himala man para sa lahat, hindi naman kasi siya makapaniwala sa biglaang paggaling ng mga sugat niya sa buong katawan. Para bang kusa na lamang naghilom ang mga ito. Marahil ito na nga ang kapalit ng pagtanggap niya sa mutya na ibinigay ng kanyang sariling ama. Siya ang nagbana ng kapangyarihang taglay nito. Huwag kang mag-alala, Vincent. Hindi kita pababayaan. Kasama mo akong maniningil sa mga aswang dahil sa ginawa nila sa aking kaibigan. Wika naman ni Mang Raul matapos akbayan ang inaanak niyang si Vincent. Nagpasalamat naman sa kanya ang binatilyo. Nang mailibing si Mang Lando, masahol pa sa sementeryo ang kanilang tahanan nang umuwi si Vincent sa kanyang ina at kapatid. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang. Sa binabalak na paghihiganti ni Vincent,
sa mag-anak na gabunan na pumatay sa kanyang ama. Pilit niyang kinikilala ang mga aswang na kailangan niyang kalabanin. Sa pagkakaalam ng mga taga roon sa kanila, ang mga aswang na gabunan ay mga malalakas na uri ng aswang na kayang makapagbago ng anyo, nagiging lobo o malaking aso. Kaya nilang magpalit ng anyo sa umaga man o tanghali. May pagkamayabang at mahilig magpasimuno ng away ang mga iyon. At hindi malang sila nangingilag sa mga tao dahil malakas ang loob nilang mambiktima kahit umaga. Pinapangako ko, Itay, babalikan ko ang mga aswang na pumatay sa iyo. Hindi ko sila titigilan hanggat hindi ko sila napapatay. Kuyom ang mga kamao ng binata. Nang gabing iyon, walang ingay siyang nag-impake ng kanyang mga kagamitan. Maging ang paboritong itak ng kanyang yumaong ama ay kanyang isinukbit sa kanyang bewang. Malungkot niyang sinulyapan ang kanyang mahimbing na inay. Patawad po, Nay, kung hindi ako makakapagpaalam sa inyo ngayon. Ginagawa ko naman po ang lahat ng ito para kay Tatay at para sa atin. Aniya at umalis na sa kanilang bahay. Tanging iniwan niya sa lamesa ang sulat na nagsasabi kung saan siya naroon at kung sino ang kanyang makakasama. Madaling araw pa nang umalis si Vincent sa kanilang tahanan. Kinatanghalian, dumating siya sa kamalig ng kanyang ninong sa bukid. Doon siya mananatili hanggang sa tuluyan niyang makilala ang kakayahan ng tinatangan niyang mutya. Hindi niya kasama ang kanyang ninong Raul. Hinayaan siya nitong magpunta doon ng mag-isa. Kaya naman, pagdating sa kamalig, ay kaagad siyang nag-ensayo. Tatlong araw siyang nanatili sa kubong iyon at walang ibang ginawa kundi ang mag-ensayo at mag-meditate para isipin ang tamang hakbang na kanyang gagawin para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang ama. Noong huling gabi niya roon ay uuwi na sana siya mula sa buong araw na pag-iinsayo. Kung hindi lang ba, may napansin siyang kakaiba sa kadiliman. Tunog hayop na may mapupulang mga mata. Nang makita niya ito ng malinaw, nagulat si Vincent. Isang tikba lang ang nakikita niya na nakaabang sa kanya. Akala mo ba, mapapasa iyo ang mutya? Nagkakamali ka! Umaangil lawika ng tikbalang. Ibinigay na sa akin ni Itay ang mutya na ito, kaya hindi mo na pwedeng agawin pa. Aniya na ikinahalakhak naman ang tikbalang. Ibinigay nga sa iyo ang mutya, pero ako ang gabay niyan at hindi ako kasama doon. Kailangan mo muna akong talunin bago mo makuha ng tuluyan ang kapangyarihang taglay ng mutya. Wikang muli ng tikbalang. Naging buo ang desisyon ni Vincent. Ikinuyom niya ang kamao at naghanda para makipaglaban. Kung talagang mapilit ka, edi sige, haharapin kita. Dahil sa narinig, ay humalakhak ng todo ang tikbalang. May kayabangan ka rin pala! Sisiguraduhin ko magdurusa ka sa mali mong desisyon! Wika ng tikbalang. Buong akala ng binata, magiging malakas na siya kapag nasa kanyang pangangalaga na ang mutya. Ngunit gayon na lamang ang gulat niya nang mas mabilis pa pala kaysa sa inaasahan ang tikbalang nakaharap niya. Ilang beses siyang tinamaan ng mga suntok at sipa nito. Nabugbog siya ng todo hanggang sa lupaypay na siyang bumagsak sa lupa. Nangungut siyang humahalakak sa kanyang harapan ang tikbalang. Ano bata? Hanggang dyan ka na lang ba? Huwika nito. Kaya kahit nananakit ang kanyang buong katawan, ay pinilit niya pa rin bumangon. Hindi siya pwedeng matalo. Sakali man, baka bawiin pa sa kanya ng tikbalang ang mutya ng saging na ipinamana sa kanya ng kanyang yumaong ama. Kaagad niyang ginamit ang buong lakas at matatag na tumayo. Pilit na tanggalin ang panginginig ng kanyang mga paa at nilakasan pa ang kanyang loob. Tinitigan niya ang tikbalang, pinag-aralan ang lahat ng kilos nito. Alam niyang matatalo siya kapag inuna niya ang wala sa lugar na tapang.
Kaya naman huminga siya ng malalim. Gagawin ko ang lahat para mapatunayan kay tatay na wala siyang dapat pagsisihan sa ginawa niyang pagbigay sa akin ng mutya. Ipapakita ko sa hayop na tikbalang na ito na karapat dapat ako bilang isang antingero. Hindi ako papayag na hanggang dito lang ang kaya ko. Aniya, saka pinalis ang dugo na tumutulo mula sa kanyang noo papunta sa kanyang kanang mata. Tumakbo nang mabilis si Vincent. Iyong pagsugod niya sa tikbalang ay diretsyong suntok at may halong sipa. Kaya naman, naging mabilis na din ang kilos ng tikbalang. Mistula silang nasa sirkus habang nagtatagisan ng lakas. Gayunpaman, hindi nagpadaig si Vincent. Mararahas ang suntok na iginawad niya sa tikbalang. Gumanti naman ito ng sipa na mabilis niyang naiiwasan. Umusok ang ilong ng tikbalang at nanlaki ang mapupulang mga mata. Kay bilis nitong sinuntok si Vincent na hindi dito nailagan. Kaya naman, gamit ang maliliit na bato, dumampot si Vincent at hinipan. Sa lakas ng hangin na nagmumula sa kanyang bibig, ay tila papel na nagsiliparan ang mga bato. Pero kay sakit naman na tumama sa tikbalang at napuwing pa nga ito. Napatras ang tikbalang at mabilis pumihit sa ibang lugar para muling umatake. Ngunit mas lalong naramdaman ni Vincent ang puwersa na nagmumula sa mutya. Habang tumatagal, ay mas palakas pa ng palakas ang kanyang mga tira. Dahil sa pagkapuwing ng tikbalang, kaya naman, hindi na ganoon katalas ang paningin nito. Ginamit ni Vincent ang pagsugod ng palipat-lipat. Pasigzag rin siya kung tumakbo. Kaya nahihirapan ang tikbalang na alamin ang totoo niyang punteriya. Hanggang sa makakuha ng tamang pagkakataon, nabigyan niya ang tikbalang ng malalakas na kombinasyon ng sunto. Magkabila ang gilid, sentrong sikmura, at isang patalo na sipa na solidong tumama sa mukha ng nasabing nilalang. Bumarag iyon ang lakad hanggang sa bumagsak sa lupa. Buhay pa naman iyon, pero halata ang panghihina at hindi pa makabangon. Ano, lalaban ka pa? Ngayon mo sabihin na hindi ako karapat-dapat sa pamana sa akin ni tatay. Wika niya nang makalapit sa tikbalang. Labis ang gulat ni Vincent nang dahan-dahang kumilos ang tikbalang na yumukod sa kanya at nagbigay galang. Hindi na ako lalaban sa iyo, Vincent. Mula ngayon, ikaw na ang bago kong paglilingkuran. Lahat ng ipag-uutos mo ay susundin ko. Wika nito na ikinaliwanag naman ang kanyang mukha. Hindi ko akalaing matatalo kita at magiging alipin. Pero hindi kita itatratong ganun, ha? Ikaw ay isa pa ding makapangyarihang elemento. Alam kong magagawa mo ako ipagtanggol balang araw. Nakakailanganin ko ng tulong. Kaya ituturing kitang kaibigan mula ngayon. Huwika niya pa. Matapos ng kanilang pag-uusap ng tikbalang, ay umuwi na muna siya sa kanilang bahay. At makalipas lang ang dalawang araw, ay muli na naman siyang umalis upang magbalik sa kubo ng kanyang ninong sa bundok. Magaan ang naging pagkilos ni Vincent noong nagdaang araw. Dumating din ang kanyang ninong Raul sa kubo nito at tinulungan siya sa pag-iinsayo. Ninong, seryoso ka po ba? Ipuputok mo ang barilyan sa katawan ko? Paano kapag namatay ako? Gimbal niya pang wika na ikinatawa naman ang kanyang ninong. Eh di kapag namatay ka, ay maghuhukay ako ng paglilibingan mo dyan sa likuran ng kubo. Maganda ang lupa dyan. Malambot at hindi gaanong mabato hukayin. Ano? Takot na wika pa ni Vincent. Muli namang tumawa ang kanyang ninong bago nagsalita. Vincent, iho, magtiwala ka sa kakayahan ng mutya na hawak mo. Kailangan alam ng mutya na may tiwala ka sa kanya para ibigay niya rin sa iyo ang mga bagay na inaasahan mo mula sa kanya. Huwag kang magpapadaig sa takot dahil hindi ka na normal na binata lang. Isa ka ng taong may tangan ng makapangyarihang mutya. Itanim mo sa utak at puso mo na kaya mo ang isang bagay. Magdasal ka sa Panginoon at magtiwala sa mutya. Iyon ang kailangan mong gawin sa tuwing haharap ka sa mga pagsubok.
paliwanag pa ni Mang Raul. Ngunit hindi pa din kumbinsido si Vincent, natatakot pa rin siya. Paano na lang kasi kapag may maling nangyari o kung ano paman, siguradong mababaliwala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Sige na, kailangan na natin gawin ito. Magtiwala ka lang. Udyok ni Mang Raul. Walang nagawa ang binata kundi ang tumango na lamang. Alam naman niya na mahirap talagang tanggihan ang isang bagay na kailangan niya ring gawin kahit nariyan o wala ang kanyang ninong Raul. Pikit mata siyang naghintay sa magiging hudyat ni Mang Raul. Pero napasigaw na lamang si Vincent nang basta na lang pumutok ng 3 beses ang baril na nakatutok sa dibdib niya. Aray ninong! Ah! Bakit mo ako binaril? Angil niya na kaagad namang ikinalapit ni Mang Raul. Buhay ka pa! Hindi ka malang bumagsak! Manghangwi ka sa kanya ng lalaki. Hindi rin makapaniwala si Vincent sa kanyang nadiskubri. Maging sa itak ay hindi malang siya nasusugatan. Malinaw na nga na may taglay na siyang kakayahan ng isang antingero. Kaya naman, mas pinagbuti niya pa ang pag-iinsayo. Lumipas pa ang mahigit isang buwan. Tuluyan ang nagamay ni Vincent kung papaano gamitin ang mga kakayahan ng kanyang mutya. Sa pagkakataong ito, alam na niya na mas magiging patas na ang laban sa pagitan nila at ng mga aswang. Ngayon, handa ka na. Nararapat ka na bumalik sa bayan natin, anak. Kailangan mo nang ipaghiganti ang nangyari sa iyong ama. Matatag na wika ni Mang Raul. Siya naman ay may dalading pangontra na gagamitin niya para makipaglaban sa mga aswang. Magkasama nang ang bumalik sina Mang Raul at Vincent sa kanilang bayan. Alam nila na mas nagiging matapang ang mga gabunan sa pang-aabuso sa mga tao. Dahil nagagawa nilang umatake kahit umaga. Ayon pa kay Mang Raul, 3 kaso na ng krimen ang hindi malang maresolba dahil sa mga pagbabanta ng pamilyang gabunan. Hindi ako papayag na magtagumpay sila sa kanilang kasamaan, ninong. Ngayong narito na ako, tutugisin ko na sila. Sigaw niya at nanggigigil na inilabas ang kanyang itak na gagamitin niya sa pakikipaglaban sa mga aswang. Dumiretso silang dalawa sa kakahuyan at hinanap ang bahagi na siyang teritoryo ng pamilyang gabunan. Sina Aling Mona at Mang Celso kasama ang anak nitong si Roberto ang mga nakatira roon. Sila ang mga aswang na kailangan niyang singilin sa mga kasalanang nagawa ng mga ito. Anak, iyan ang kanilang tahanan. Alam kong diyan nila dinadala ang kanilang mga biktima. Huwika ni Mang Raul. Tumango si Vincent. Mukhang wala po sila sa bahay nila, ninong, ah. Kumento niya habang nakatingin sa kabuuan ng bahay. Tama ka, iho. Mukhang wala nga sila riyan. Malamang, abala na naman sa paghahasik ng lagim. Sagot pa ng kanyang ninong Raul. Naningkit ang mga mata ni Vincent sa narinig. Kung gayon, kailangan po natin gumawa ng mga patibong ninong. Tugisin natin sila at patayin sa sarili nilang pamamahay. Aniya na ikinasang-ayon naman ng matanda. Isinagawa nila kaagad ang mga bagay na magsisilbing patibong sa kanilang mga kalabang aswang. Nang matapos ay nagngitian pa ang dalawa kahit wala pa mang nangyayari sa kanilang binabalak. Iniisip na nila ang kanilang nalalapit na tagumpay. Matapos ang kanilang paghahanda, lumarga na ang magninong at nagtungo na sa bayan. Naabutan nilang nagkakagulo na naman ang mga tao. Tulungan niyo kami! Tulong! Narinig nilang sigaw ng kung sino. Naalarma naman si Vincent at inihanda ang kanyang itak. Ninong, aabangan ko sila. Ikaw na muna ang bahalang magbantay kay nanay. Doon ka na muna sa bahay namin. Wika niya na ikinatango kaagad ng lalaki. Umalis na si Mang Raul habang si Vincent naman ay matapang na sinalubong ang mag-anak na gabunan. Nanlaki ang mga mata ng mga ito nang makita siya. Aba! Buhay pa pala ang anak ng babaerong antingero! Asik ni Aling Mona sabay tawa.
Hindi pinatulan ni Vincent ang sinabi ng ginang, pero may bahagi ng kanyang utak na nagtataka kung bakit tinawag ni Aling Mona na babaerong antingero ang kanyang ama. Samantala, kahit minsan, ay hindi niya narinig na nag-away ang kanyang mga magulang tungkol sa ibang babae. Ang madalas lang mapagtalunan ay ang sobrang pag-inom ng kanyang ama kapag sumasabit ito sa mga inuman sa kanto. Naisip niya na sa kanya na lang aalamin ang bagay na iyon. Kailangan niya ng labanan ang pamilyang aswang para mabigyan ng hustisya ang kanyang ama. Matapang niyang hinarap si Roberto at ang ama nitong si Mangselio. Nangalit kaagad ang bagang na mag-ama at matalim na tumitig sa kanya. Sa isang iglap, nagkaroon ng kakaibang mga balahibo ang braso at binti ng dalawa. Tila ba kagaya ng sa aso? Talagang hindi ka pa nadala! Gusto mo pang magpasaksak ulit? Sigaw sa kanya ni Mang Celso, sabay angil na para bang isang mabangis na hayo. Hindi naman nagpatinag si Vincent. Iba na siya ngayon kumpara noon, natakot lamang ang nakikita ng aswang. Ngayon, kaya niya na makipagsabayan ng pagkatay rito at gagawin niya ito sa harapan ng mayayabang nitong kamag-ana. Bakit naman ako madadala, Mang Celso? Hindi ako kailanman natakot sa inyo. Marahil nagawa niyo ako saktan noon dahil pinatay niyo ang aking ama sa harapan ko. Pero ngayon, sisiguraduhin kong kayo naman ang manghihina kapag nakita niyong ako naman ang papatay ng isa sa inyo. Sigaw niya at itinaas ang hawak na itak. Sa isang iglap, nagkaroon ng pag-atake sa pagitan ng dalawang pani. Hindi natatakot na umatake si Vincent dahil nasa kanyang likuran ang tikbalang na alam niyang nakahanda siyang protektahan. Sa katunayan, nang makita niya ito, ay hindi na nag-atubili pang magpakita ang tikbalang at tinulungan siya sa laban. Abay, may abyan ka na rin pala! Angil pa ni Roberto. Tuluyan na niyang binago ang kanyang anyo. Nasaksihan ni Vincent kung paano naging isang mabagsik na aso si Roberto. Sumabay naman sa pag-iiba ng anyo sina Aling Mona at Mang Celio sa katumabi sa kinakatayuan ng anak na si Roberto. Umaasa sila na magagawa nilang talunin ang binata, kaya magkapanabayan na sila umatake sa kanya. Sa kasamaang palad, pinaghandaan sila ng binata. Nagliwanag ang tikbalang at naglaho, pero ang liwanag nito ay humalo sa itak na hawak ni Vincent. Bago pa man makaatake ang mag-anak na aswang, ay naunahan na sila ni Vincent at mabilis na nasaksak ng hawak na itak si Aling Mona. Anak! Tulungan mo ako! Sigaw ng ginang na ikinataranta naman ni na Roberto at Mang Celio. Inay! Sigaw ni Roberto nang makita niyang nakabao na sa tiyan ng kanyang ina ang itak ni Vincent. Kaagad nang bumulwak ang masaganang dugo mula sa sugat nito. Damay pa ang bibig ng ginang. Nagulat pa sila nang makitang dahan-dahang nalulusaw ang katawan ng ginang na may nakabaong patalim. Hindi nila alam na may inusal munang orasyon si Vincent para magsilbing kapangyarihan din ng kanyang itak. Oras na gamitin niya ito sa pakikipaglaban. Nangangalit ang mga bagang na nilingon ni Roberto ang binatilyong antingero. Anong ginawa mo sa nanay ko? Dumadagundong na tinig na binata sa karimlan. Tila ba nagbabadya ng matinding sakit sa oras na may mas masahol na tagpo pang masasaksihan, hanggang sa hindi na nila nagawa pang umatungal nang makitang nagliyab na nga ng tuluyan ang buong katawan ni Aling Mona at nagbaga hanggang sa matupok ng tuluyan at naging abo. Nang makita ni Roberto ang buong pangyayari, naramdaman niya ang pag-akyat ng kung anumang mainit na likido patungo sa kanyang ulo. Nanginginig siya at hindi malang magawang magpakawala ng simpleng kataga sa kanyang mga labi. Sobrang bigat ng kanyang nararamdaman ang makita ang masaklap na kamatayan ng kanyang sariling ina. Noon din,
Ginusto niyang sumugod pero naunahan siya ng kanyang ama na si Mangselio. Ito ang unang umatake sa binata at pinagkakalmot si Vincent. Pero nagulat na lamang sila nang makitang tila ba hindi ito naapektuhan matapos umungol. Bumangon lang nang wala man lang kalmot o galos. Ha! Paano nangyari iyon? Bakit hindi ka tinatablan? Naguuluhang sigaw nito. Tumawa ng malakas si Vincent. Baka naman kulang lang sa hasa iyong mga kuko nyo. Marami na ang nagbago mang selyo. Kaya ibig sabihin, matatapos na rin ang paghahari-harian nyo sa lugar na ito. Hindi lang ito paghihigante, kundi hustisya sa lahat ng mga pinatay nyo na walang kalaban-laban sa mahabang panahon. Aniya at galit na inatake ang matanda ni hindi na nagawang makalayo ni Mang Celso nang si Vincent na mismo ang tumangay sa kanya. Gulat na nilibot ni Roberto ang paligid. Tinatantya kung saan dinala ng binata ang kanyang ama. Vincent! Isauli mo ang tatay ko! Sigaw niya, ngunit mahinang ungo lamang ang narinig niya. Tanda na papasok na sa kakahuyan ang dalawa. Agad nang naalarma si Roberto, alam niyang sa kamalig nila dadalhin ang kanyang tatay. Kung anuman ang binabalak na masama ni Vincent, sa kanya na ito pipigilan. Ang mahalaga, mailigtas niya muna ang kanyang ama. Si Mang Celso naman, habang tangay ni Vincent, ay makailang beses niya munang sinaksa. Nanghihina na ang gabo ng aswang, pero hindi niya pa rin ito binibitawan. Anong gagawin mo sa akin? Hampas lupa! Angil sa kanya ng matanda na ikinatawa na lamang ng binata. Bakit? Natatakot ka na ba, Mang Celio? Tanong pa ni Vincent na ikinaasik ni Mang Celio. Hindi niya alam kung ano ang binabalak ng binata sa kanya. Pero nakakasiguro siyang hindi ito maganda at mukhang magiging katapusan na nila. Iginapos ni Vincent ang aswang na gabunan. Kaya naman, gayon na lamang ang pagsigaw nito. Huli na nang makita niyang may mga nagawa palang patibong para sa kanila si Vincent at hindi niya na nagawang balaan ang anak dahil mas nauna pa itong nalusaw sa kanya. Matapos nitong banggain ang pintuan na punong-puno ng pangontra para sa kanilang mga aswang. Sandamakmak na bawang, mga dahon at asin ang nakakalat sa pinto na maski kahit sinong elemento ay hindi makakalabas sa oras na makapasok ang mga ito. Buhay pa kayo, pero tinitiyak kong masusunog kayo sa impyerno! Sigaw ni Vincent at pinalis ang luhang kay bilis na malisbis sa kanyang mga mata. Hinarap niya si Mang Celso at tinanggalan ng gapos. Mag-isa ka na lang aswang, ngayon mo ako labanan na pareho tayong walang hawak na patalim. Hamon niya rito na ikinaalarma ng nilalang. Ayaw sana nitong makipagsapalaran pa at tatakas na lang. Pero udyok ng kanyang konsensya ay kailangan niyang makipaglaban para ipaghiganti ang kanyang pamilya. Halos hindi na humihingal na nanggagalaiti sa pag-atake ang binata. Pagbabayaran mo ng mahal ang ginawa mo sa aking asawa at anak! Angil nito at patakbong sumugod sa kanya. Kay bilis na nagbago ng anyo ng matanda at naging isa na namang malaking aso na nakahanda ng lumapa. Ang kanyang bibig ay naglalaway at hindi na matikom dahil sa pagkatakam. Kaya naman, halos maging kontrolado din ang kanyang pag-atake para lang matyempuhan ang galaw ng binatilyo. Hindi ako papayag na ako ang magbabayad dahil kayo ang unang may kasalanan sa akin! Galit na sigaw ni Vincent at iniunday ang kanyang dalang itak na siya rin kanyang ginamit kanina, panaksak sa asawa nitong si Aling Mona. Sinabayan niya ang pag-atake ng aswang na si Mang Celio. Bago pa man ito makalundag sa kanya, ay nauna na niyang ginilitan ng leeg na labis ikinagulat ng nilalang. Nag-sidestep siya matapos makahiwa at buong lakas na isinaksak sa gilid ng ulo ng aswang ang dalang itak. Bumagsak ng tulala ang aswang sa sahig mismo ng kanilang bahay. Walang sino man ang mag-aakala
na magagawang talunin ng isang hamak na binatilyo ang mga mababagsik na aswang na siyang punot dulo ng kaguluhan sa kanilang lugar. Pagkabagsak ni Mang Celio sa sahig, ay hinanap ni Vincent ang mga lampara sa loob ng bahay at ibinuhos ang lamangga sa dingding at sinilaban para tuluyang matupok ang bahay ng mga aswang na siyang kinakatakutan sa kanilang lugar. Pagkalabas niya ng tahanan ng mga aswang, ay umupo siya sa labas habang pinapanood ang unti-unting pagkatupok ng bahay nang may maramdaman siyang presensya sa unahan. Noong lingunin niya iyon ay ang kanyang gabay na tikbalang pala. Lumapit iyon sa kanya at umupo rin sa hindi kalayuan habang nakatunghay sa paglaki ng apoy. Kaibigan, may tanong lang ako sa iyo. Sa pakikipaglaban ko ngayon sa mga gabunan, hindi naman ako sobrang nahirapan. Paano nangyaring nagawa nilang matalo si tatay? Samantala, masanay si tatay sa paggamit ng kanyang mutsa at sa pakikipaglaban. Sabi naman ng tikbalang, naging pabaya ang iyong ama at nawala na ng disiplina sa sarili. Anong ibig mong sabihin? Tsaka, narinig kong tinawag ni Aling Mona si tatay na babaerong antingero. Vincent, huwag mo nang alamin ang mga bagay na iyon para hindi na masira ang magandang imahe na naitanim mo sa iyong isipan tungkol sa iyong ama. Hindi pwede kaibigan. Ayokong maulit sa akin ang pagkakamali ng aking ama. Kaya siya napaslang ng mga aswang. Bumuntong hininga ang tikbalang bago nagsalita. Maliban sa pagiging lasinggero ng iyong ama, ay nagkaroon din ito ng maraming babae. Karamihan ay mga tagahanga niya sa kabilang bayan kung saan may malaking tindahan ang kanyang amo. Doon siya maraming naging babae. At isa iyon sa maling gawain na ipinagbabawal ng mutya. Kaya noong kinakailangan niya na ang kapangyarihan nito, ay hindi na siya pinakinggan. Iyon ang dahilan ng kanyang pagkamatay, kapabayaan at magiging abuso sa hawak na mutya. Hindi makapaniwala si Vincent sa narinig, pero alam niyang hindi nagsisinungaling ang gabay ng kanyang ama dahil maging ito ay hindi rin tumulong noong pinatay ng mga aswang ang kanyang amang si Mang Lando. Itinanim niya sa kanyang isipan na iiwasan niyang gawin ang mga pagkakamali ng kanyang ama para hindi niya rin kahantungan ang nangyari doon. Pagkauwi ng bahay ay sinabi niya sa kanyang ina na wala na itong dapat ikatakot dahil wala na ang pamilyang aswang na gabunan. Huwag na lang ipagsabi sa mga kapitbahay na siya ang may gawa. Matapos noon ay nagsimula na maghanap ng mapapasukang trabaho si Vincent at may mga nagtiwala na rin naman sa kanya dahil maliban sa lumaki na ang kanyang katawan, naging matured na rin siya kausap. Wakas. Nakaimpake na ang mga magkakaklase para magtungo sa isang nagkatagong talon sa Batangas. Matagal na nilang plano ang mag-nature trip dahil gusto nilang makakita ng mga diwata at engkanto. Nagsimula ang pagkakainteras nila sa mga nilalang na may kinalaman sa kababalaghan. Magmula ng maikwento ng profesor nila na nakaengkwentro ito ng isang tamawo sa Batangas noong bata pa siya. Isang nilalang na kadalasang matatagpuan sa anyong tubig sa kagubatan. Ayon pa sa kanilang profesor na magaganda at guwapong nilalang ang mga tamawo at natural sa kanila ang pagiging mapaglaro o mapagbiro sa mga tao. May ilan na nananakit, pero ang natsyempohan ng kanilang guro ay isang mabait na uri ng tamawo. Gusto rin nilang patunayan ng sarili nilang mga mata na totoo ang mga ganoong kwento na naririnig nila. Nagkataon na taga Batangas ang mga kamag-anak na Jessica, kaya napagkasundoon nilang doon mag-spend ng weekends sa paghahanap ng mga diwata at engkanto. Lima silang magkakaklase ang nagkasundong mag-nature tripping ng weekends para sa iisang gula, ang makahanap ng diwata at engkanto. Dala ni Carissa ang CCTV camera na gagamitin sa pag-capture ng diwata. Si Luis naman ang naatasang magdala ng sakyan
at magmaneho nito. Sina Benny at Lara ang pinagdala ng mga pagkain at si Jessica naman ang nakatoka sa pagtour sa probinsya dahil siya ang tagaroon sa pupuntahan nilang nakatagong talon sa Batangas. Bago sila makarating, ay inabutan sila ni Jessica ng kakaibang kwintas na hugis triangle ang palawid at may mata sa gitna niyon. Pang-proteksyon daw iyon laban sa mga masasamang elemento na posibleng makaengkwentro nila sa lakad nilang iyon. Isinuot iyon ni Krisa, pero itinago lang ni Benny ang para sa kanya. Tumawa naman sina Lara at Luis dahil ang cheap daw ng design ng kwintas, pang matanda. Hinayaan na lang ni Jessica ang tatlo at sinabing bahala sila kung ayaw nilang makinig. Nang dumating na sila sa Batangas, ay hindi na iwasan ng grupo na humanga sa ganda ng lugar. Dumiretso sila sa bahay ng mga lola ni Jessica. Inilagdak nila roon ang ilang bagahe at nagtanghalian bago naisipang dumiretso sa nakatagong talon. May isang oras pa ang kailangan nilang lakarin para marating iyon. Habang naglalakad sila patungo sa loob ng kakahuyan, ay napansin ni Jessica ang mga makapal na fog na bumabalot sa paligid na parabang nagtatago ng mga lihim na hiwaga. Mukhang may kakaibang kababalaghan talaga sa lugar na to. Sabi ni Jessica sa sarili. Ngunit hindi niya iyon sinabi sa mga kasama, lalo na at mukhang hindi seryoso sa gagawin nila ang tatlo sa mga kasama niya. Bata pa siya nang huli siyang nagkapasyal sa talon na iyon, kaya isinama niya ang pinsang si Luigi para maging guide nila at tulungan sa mga kailangan nila sa talon. Nilapitan niya si Krisa at sinabing huwag lalayo sa kanya. Tumango ang kaibigan saka kumapit sa braso niya. Bigla, may narinig silang malakas sa bag-angil na tila galing sa di kalayuan. Napakapit si Lara kay Benny dahil sa takot. Hindi nila alam kung ano iyong narinig nila, pero tumayo ang kanilang mga balahibo sa katawan. Sinabi ni Luigi na huwag iyon pansinin at baka ligaw na hayop lang sa gubat o baka alamid na pangkaraniwan ng nakikita sa kagubatan ng Batangas. Nagpatuloy pa rin sila sa kanilang paglalakbay. Tila nagsusumikap na huwag magpa-apekto sa takot. Sa gitna ng kanilang paglalakad, bigla na lamang nagsalita si Krisa at nagsabing parang meron itong narinig na boses ng mga babae. Nagtaka ang lahat. Ngunit walang makitang kahit ano sa paligid maliban sa mga puno at mga ibon na naglipa na. Sinabi ni Luigi na baka ihip lang ng hangin ang narinig nito. Pero huwag magpakampante dahil kilala ang kagubatang iyon sa mga lokal bilang tahanan ng mga diwata at engkanto. Ibinili nito na iwasang manira ng kahit ano sa paligid dahil pag-aari iyon ng mga naninirahang engkanto roon kung ayaw nilang mabalikan at paparusahan ng mga ito. Naging maingat ang magkakaklase na makapanira ng puno at halaman. Pero hindi pinansin ni Luis at Lara ang sinabing iyon ni Luigi dahil tumawa lang ang mga ito. Nagawa pa nitong pitasin ang nag-iisang pulang bulaklak sa kumpul ng tanim sa halamanan sa gilid ng matandang puno. Saka inabot iyon kay Lara na ikinakilig naman ng dalaga. Napailing na lang si Jessica sa ginawa ng dalawa at bumulong na huwag hihingi ng tulong sa kanya kapag may nangyari sa mga ito. Nagpatuloy ang grupo sa paglalakad. Bigla na lang silang natigil dahil sa isang matinis na hiyaw mula sa ilalim ng malaking puno kung saan pumitas ng bulaklak si Luis. Nang lingunin nila ang pinanggalingan ng hiyaw, walang anuman ang kanilang nakita doon sa puno. Nanginginig at puno ng takot, nagpasya ang grupo na agad na umalis sa lugar at bumalik nilang kinabukasan. Habang bumabalik sila sa kanilang sasakyan, naramdaman nila ang mga matang nakamasid sa kanila mula sa dilim ng kagubatan na tila nagbabala sa kanila na huwag nang puntahan ang nakatagong talon.
sinabi ni Luis na binilina na sila nga huwag dagalaw ng kahit na ano sa gubat dahil nasa pangangalaga iyon ng mga engkanto at diwata ng kagubatan. Napagdesisyonan ng grupo na mag-ikot na lang sa mga pasyalan at pamilihan at sa susunod na araw na sila mag-set up ng kamera sa talon at mag-abang ng mga diwata. Nagmadali silang makalabas ng kagubatan at makabalik sa sasakyan para mag-stroll sa Batangas. Namasyal sila sa simbahan at sa bilihan ng mga souvenirs. Kumain din sila sa sikat na native restaurant sa lugar at nagpakapusog buong gabi. Agad silang nakatulog ng gabing iyon dahil sa pagod sa biyahe at pag-iikot sa kabayanan. Kinaumagahan ay agad na silang nag-ayos ng mga sarili at nag-agahan para mapaaga ang pagsiset up nila ng CCTV camera sa palibot ng talon. Ayaw nilang abutin ang gabi sa pag-aayos ng mga gamit doon dahil na rin sa narinig na nakakatakot na hiyaw kahapon. Hindi na rin sumama pa si Luigi sa grupo dahil nainis ito sa inasal ng dalawang kasama na Jessica kahapon. Kaya tila nagalit ang mga engkantong nakatira sa kagubatan. Walang nagawa ang grupo kung hindi sila na lang ang nagtungo sa nakatagong talon. Mabuti na lang at tanda pa rin ni Jessica ang daan patungo roon. Naging mapayapa naman ang pagtungo nila sa talon, kaya't nakahinga ng maluwag ang grupo. Nakita ng grupo ang kakaibang ganda sa lugar. Halos hindi nila maipaliwanag ang pakiramdam na tila may humahawi sa kanilang mga damdamin dahil sa kakaibang ganda ng talon. Malinis ang tubig at napapalibutan ng naggagandahang puno at halaman na parang may sadyang nag-aalaga sa mga iyon. Dahil sa ganda ng paligid, ay mas lalong nainganyong magtuloy ang grupo sa kanilang planong gawin sa nakatagong talon. Nagsimula na silang mag-set up ng tatlong CCTV camera sa mga sulok sa palibot ng talon. Tiniyak na hindi iyon mababasa ng mga talsik ng tubig. Pagkatapos mag-set up ng mga kamera, ay itinayo naman ni Luis ang dalawang tent sa di kalayuan mula sa talon. Inilabas din nila ang tablet na konektado sa tatlong kamera. Si Krisa naman ang nakatoka sa pagmomonitor ng CCTV habang nag-iihaw naman sina Benny at Lara para sa kanilang pananghalian. Si Jessica naman ay nag-iikot sa palibot ng talon para humanap ng clue kung may mga kakaibang nilalang na naninirahan sa talon. Maghapon din ang lumipas pero wala silang na-capture sa CCTV. Tanging lagaslas lang ng tubig sa talon ang naririnig sa live footage ng CCTV. Nawawalan na ng pag-asa ang grupo at nagsimula ng mag-impake ng mga gamit para umalis dahil papagabi na rin nang makarinig sila ng tawanan ng mga babae mula sa CCTV. Sabay-sabay na napatingin sa tablet ang grupo para tignan ang kanilang nakuhanan. May ilang kababaihan ang nagtatampisaw sa talon. Napansin nila ang kakaibang ganda at alindog ng mga ito habang hubad na naliligo roon. Napansin din nila ang kakaibang hugis ng mga tenga ng babae. Mahaba ang mga iyon at matutulis. Kaya sigurado silang hindi mga tao ang na-capture ng CCTV. Napatitig si Luis sa mga naggagandahang babae. Hindi makapaniwala na makakakita siya ng mga diyosa sa personal. At hindi lang iisa, kundi walong diwata pa ang nasa screen ng tablet. Nahahalina na siya nga puntahan na ito at makaharap ng malapitan. Maging si Benny na iisang binabae ay hindi maiwasang makaramdam ng paghanga sa mga naggagandahang diwata sa talon. Tinatapik ni Jessica ang dalawa dahil sa pagkahalina ng mga ito habang titig na titig sa tablet pero ayaw matauhan ng dalawa. Tila pa mga robot ang dalawang kaklase nang lumabas ang mga ito sa tent para puntahan ang mga diwata sa talon. Nagtulong sila ni Krisa sa pagpigil sa mga ito
pero hindi nila magawang awatin sa paglakad na parang mga naengkanto at nakatitig lang sa kawalan. Tinawag nila si Lara para tulungan silang dalawa na awatin sina Luis at Benny. Pero tila wala rin naririnig si Lara at nananatiling nakatitig sa tablet. Nagtanungan sina Krisa at Jessica kung ano ang gagawin sa dalawang kasamahan na hindi nila makaya dahil malalakas ang mga ito. Ginamit na ng dalawa ang buong lakas at niyakap sa bewang ang dalawang lalaki. Pero natatangay lang sila sa paglalakad ng dalawa patungo sa talon hanggang sa makarating sila sa bahaging pinagliliguan ng mga diwata. Lumingon sa gawin nila ang mga ito, saka ngumiti ang mga ito ng pagkatamis-tamis. Bahagyang kumalma sina Krisa at Jessica nang makita ang mga ngiti ng mga diwata na tira nagpapakita ng pagiging friendly. Pero saglit lang pala iyon dahil unti-unting nagbabago ang anyo ng mga ito. Naglakihan ang mga bibig at lumitaw ang mga matatalim na ngipin. Kumulubot ang mga balat at naging mapupula ang mga mata. Alam na Jessica kung ano ang mga nilalang na iyon dahil minsan nang naikwento ng lola niya ang tungkol sa mga talunanon, ang mga babaeng aswang na berasyon ng mga tamawo. Mga magagandang dilag sa anyong diwata pero singpangit ng mga bruha kapag nagpakita ng tunay na anyo nila. Sinabi ng lola niya noon na may talunanon sa kagubatan malapit sa kanila pero matagal nang hindi nagpapakita sa mga tao. Hindi lang sila basta mapagbiro at papanakit. Kung hindi, pumapatay sila ng mga nagiging biktima nila. Pinilit nina Jessica at Krisa na hilahin ang dalawang kaklase palayo habang nanlalaki ang mga mata na palipat-lipat sa mga talunanon na nasa tubig pa. Habang nakatingala sa gawin nila, hindi na nila kinaya pa nang maglundagan ang mga iyon mula sa tubig patungo sa gilid ng talon. Mga nakahubo pero nababalutan ang katawan ng kulubot na balat. Napaatras sina Jessica at Krisa dahil sa takot at nagbitiwan ang dalawang kaklase na humakbang palapit sa mga talunanon. Napansin ng dalawa ang mga baging na tila mga buhay na gumagalaw ang mga ito at humahaba papalapit sa dalawang kaklaseng lalaki. Pinuluputan ng mga baging ang katawan ng mga ito para hindi makahulagpos pa. Mas higit na nanlaki ang mga mata nila nang niyakap ng mga aswang na talunanon ang dalawa nilang kaklase. Saka pumuka ang mga bibig ng mga ito. Ibinaon ng dalawang nakakatakot na nilalang ang mga pangil sa leeg at braso ng dalawang kaawa-awang binata. Doon na nakaramdam ng matinding panganib si Jessica. May tila bumubulong sa kanya at sinasabing tumakbo ka na. Iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas para kumilos na parang may gumising sa kanya mula sa pagkakatulala. Hinatak niya kaagad ang kamay ni Krisa saka hinila ito para tumakbo palayo sa lugar na iyon. Naramdaman ni Jessica ang kumabit na kung anong bagay sa binti niya na ikinatumba niya. Naitukod ang mga kamay at tuhod kaya't hindi tumama ang mukha sa bato na nakabaon ang kalahati sa lupa. Napapilipit siya dahil sa sakit ng mga tuhod at mga kamay na nagalusan sa pagkakatukod. May pumulupot na baging sa binti niya at hindi iyon maalis. Tumigil sa pagtakbo si Krisa para tulungan si Jessica. Pinilit nilang hilahin at kalasin ang mga baging. Sa kabutihang palad ay naalis nila iyon kahit nagkasugat-sugat pa ang mga palad nila sa talim ng mga tinik ng baging. Napansin ni Jessica ang bahagyang pagdiwanag ng mga suot nilang kwintas pero hindi niya na iyon pinagtuunan ng pansin. Pagkatayo ni na Jessica ay muli silang tumakbo palayo kahit pa may sugat ang tuhod niya mula sa pagkakadapa. Hindi na nila ininda ang masukal na gubat at matatalim na sangang sumusugat sa mga binti nila. Hindi sila tumitigil sa pagtakbo
hanggat hindi nakakalabas ng kagubatan. Malayo-layo na rin ang natatakbo nila nang maalala si Lara na naiwan sa tent. Nagdadalawang isip sina Jessica at Carissa kung babalikan ba ang kaklase o ililigtas ang mga sarili mula sa mga talunanon. Nakonsensya ang dalawa pero ayaw nilang mamatay sa gubat. Naisipan nilang lumabas ng gubat at humingi ng tulong sa mga tanod para hanapin ang mga kaklase. Pagkalabas ng kagubatan ay agad na nagtungo sa mga tanod ang dalawa para tulungan silang hanapin sina Benny, Luis at Lara. Nabahala ang mga tanod ng lugar sa kwento ng dalawang dalaga. Nagdalawang isip pa kung tutulong sa paghahanap sa gabing iyon o ipagpabukas nilang ang paghahanap nila. Nagpumilit naman sina Krisa at Jessica na balikan ang mga kaklase nila, kaya't napilitan ang mga tanod na samahan ang mga ito pabalik sa gubat. Nagdala ng mga sulo at itak ang 10 tanod na sumama para hanapin ang mga kabataan sa talon. Tinatagpas ang mga nadaraanang matataas na damo at hinahawi ang makakapal na halaman. Nakarating sila sa talon at wala silang nakita roon na kahit anong nilalang o maging ang mga kaklase nila. Pinuntahan din nila ang tent pero wala na rin doon si Lara. Inabot na sila ng umaga pero hindi pa rin nila makita ang 3 nawawalang kaklase. Nagpatawag pa ng ilang pwedeng tumulong sa paghahanap ang mga tanod. Ginalugod nila ang kagubatan para mahanap ang mga ito. Nakabalik sila sa talona kung saan huling nakita ang mga ito. Pero nawawala na sila ng pag-asa. Pakiramdam ni Jessica ay hindi na nila makikita pa ang 3 kaklase. Napatingala siya sa kawalan ng pag-asa. Pero doon, nanlaki ang kanyang mga mata. Nakita niyang nakabitin ang 3 kaklase sa malaking puno at nababalutan ng mga baging ang katawan ng mga ito. Napaantada ang mga tanod at ilan pang tumulong para mahanap ang mga kabataang nawawala. Noon lang sila nakakita ng ganoong kalunos-lunos na pangyayari sa lugar nila. Nanlumo sina Krisa at Jessica dahil sa nangyari sa mga kaibigan. Hindi nila akalaing iyong pagiging curious nila sa mga nilalang na hindi kabilang sa mundo ng mga tao ay mauuwi sa malagim na trahedya. Napahawak si Jessica sa suot na kwintas. Naalala niyang proteksyon iyon laban sa mga elemento at ang bahagyang pagliwanag niyon nang nadapa siya at napalupitan ng bagay sa binti ay mukhang pagprotekta sa kanya ng kwintas. Bigay iyon ng lola niya sa kanya noong nagbakasyon ito sa bahay nila sa Manila bilang pasalubong sa kanya kay Jessica at isinuot iyon bilang proteksyon kaya nakaligtas siya sa tiyak nakapahamakan. Sa huli, ang kwento ng mga magkakaibigan ay naging isa lamang alaala. Isang kwento ng kababalighan at kamatayan na mananatili sa kasaysayan ng lugar. Ang ganda ng kagubatan ng Batangas ay may mga lihim na bumabalot at ang paghahanap ng mga lihim na ito ay maaaring humantong sa kapahamakan at kamatayan. Subalit kahit sa kabila ng trahedya, hindi mawawala ang alaala ni Jessica at Krisa. Patuloy na buhay sa puso ang lagim na naganap ng gabing iyon. Wakas.